Samantala, kaugnay pa rin sa ipapatupad na mataas na multa para sa traffic violations bukas, makakapanayam natin si June Magno, ang presidente po ng Stop and Go Transport Coalition. Magandang umaga po, Ginoong Magno. Good morning, Cara. Tayo yung kasamang si Idol Ay. Okay, sir. Kanina po ay kausap namin yung tagapagsalita ng LTFRB at kinonfirm nila sa amin na tuloy ang implementasyon ng mas mataas na multa bukas, pero yung mga out-of-line public utility vehicles, suspendido daw muna yung implementasyon. Ano po reaksyon ninyo dito, sir? Una, yung out-of-line, hindi rin po nilinaw kung kasama ba ito yung PUJ at saka yung mga sabi nilang ibang mode of transport. Kasama ba kami ang maliliit dito o yung basis lamang? Yung po hindi malinaw. Nakikita po natin doon sa out-of-line po na halagang 200 ang matapos sa mga UD, 20,000, palagay ko kasama po ang sa operation nila bukas. Yung po mga out-of-line. Ang alam ko po, yun lang po mga buses ang binigyan ng 120 days para mas ayos yung kanilang mga ruta na hindi naman pwede po na magkaroon na ito maiwan agad ng dahil lang po dito dahil kawawa po ang mga mananakay doon po sa mga area na maaepektuhan po ng out-of-line. Pero bakit po ba, sir, hindi dapat patawan pa muna ng mataas na multa yung mga out of line? Eh kasi out of line sila, so this is a traffic violation. Ito po sarili ko ang opinion bilang matagal na po rito sa transport. Ang nakikita ko po rito, ito po ay yung sinong araw po, meron po kasi itong flexibility rolong araw ng panahon yun. Flexibility rolong araw ng flexibility rolong. Kung kayo ba ang ruta niyo ay baklaran na monumento, let's say, ganun lang po. Pag binanig po yung room na yun, pwede kayong bumiyahe ng baklaran per view. Yung po yung isang rule nung araw, nung mga panahon yun. Ang hindi po siguro na sa ayos ng LTFRB, nung isuspend po yung rule na yun, hindi po nila na ilagay sa tama yung mga ruta ng mga buses. So, kung may pagkukulang po sa isang ruta, so pinutunan po ito ng mga kumpanya para mag-subvention po ang mananakay. Palagay ko po, ma'am, yun ang kanilang itasama. Opo. Sir, tuloy pa rin po ba ang inyong transport strike bukas? Kaya ang ito po, no, hindi po strike yung aming masasabi. Yung po kaya ba nagagawin ng alyansa, ito po paghingi lang po ng awa sa ating pong pamahalaan na huwag sana mo lang ituloy itong mataas at medyo mabigat na multa na ipapato sa ating mga maliliit na tsuper at mga operator, ano? So, ibig sabihin, yung pong aming gagawin, yung voluntary po ang mga membro po ng Estatunggo. Voluntary po ang mga tsuper na hindi bibiyahe bukas sa marami pong dahilan. Opo. So, ibig sabihin po, sir, hindi po kayo magtitigil, magsasagawa ng tigil pasada bukas. Tuloy ang operasyon po as far as public utility vehicles are concerned. As far as Stop and Go is concerned po, kami po, magkakaroon po ng voluntaryong hinto at pagbiyahe. Hindi po tigil pasada as a whole. Yun lang po grupo namin, meron po itong hinto ng biyahe dahil po nasatakot po yung mga chipper at maliliit na operator sa po pwedeng maging multa nila na ang pinakamaliit po multa namin ngayon sa pinakamaliit na kasalanan po ay 1,000. Sumulit po dyan ay 3,000, sumulit po 5,000, 10,000, 15,000. Yung pang kolor yung sinasabi po nila, hindi po kami, hindi naman po ito yung aming kinukul din eh. Ang aming pong sinasabi dito, Ma'am Cara, yung pong pangkalahatang violation, itinaas po nila ng sobrang taas na magiging sosgan po ito ng masyadong malawak na korupsyon sa kalsada. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong June Magno, President ng Stop and Go Transport Coalition.